Okay, good morning guys! So it's another vlog today dito sa Dubai kasi nga I'm going to meet two new friends. Kaya kakain tayo sa labas. So tingnan natin kung anong mangyayari sa araw na to. Kaya sama kayo sa akin today. Siyempre, hindi pwede mawala ang ating sound mamaya. Kailangan dala yan. Para kapag wala tayong ginagawa, mag-sound trip tayo. Struggles kapag may face mask. If you breathe, nagmumoist ang sunglasses. Okay guys, so we are here now. Car. Hello boss, our boss for today. Hi guys. And finally Marvin is here! Hi! We are going to celebrate her birthday. Joke lang. Panalo! Ooh! Ito na yung sobrang famous na lechon manok ni Madam Wangwa. Ito, chicken yan? Ano po yun? Ano po yun? Ano po yun? Ano po yun? Ano po ito oh, yung my Instagram. It's me, Kylie Mab 17. Yeah. It's me, Kylie Mab 17. Buhay. Oh, wait. Buhay sa Dubai. Ads for free. Ads DXB. So, grabe no, super colorful po ng restaurant nyo. Rowena Chidoro, happy birthday! Kantahan natin guys! Happy birthday to you! Okay guys, we are very privileged kasi nga ito special na makasabay natin ngayon no, sa ating late lunch dito sa Authentic Angel Restaurant. Ang kanilang, syempre, ang kanilang celebrity owner na sobrang cool sa totoong buhay. Wow. Ang ating first question is, of all name na pwede mong maisip for a restaurant, bakit Authentic Angels? Kasi kanina ko pa hinahanap yung wings mo. Andiyan! Ah, nandito! Nasa likuran niya. So, yun talagang dahilan. Panalo. Okay. Kasi, so, let kwento. Me answer. Sige, kwento. Authentic Angels is yung pangalan ko in real life. My name is Angeli Authentico. Mm-hmm. Authentico means authentic. So, nickname ko Angel, kaya Authentic Angels. Angel. That explains everything. Pangmayaman na pangmayaman. Yesterday once more. Kanyang apelido, no? Authentic. Shout out sa mga taga-Bohol. Authentic ko dyan. So dito po, kapag kumain kayo sa Authentic Angels, dadalhin kayo sa nakaraan kasi nga you will be ano enjoying yung mga nakasanay nating pagkain sa probinsya. Tapos ito, lalo na to, no? Kasi mga sinugba yung mga pagkain talaga dito. At saka, do you really recommend na magkamay yung mga tao dito? O diba, very nostalgic. Nanalo. Sorry. Ayun. Pero aside from, alam ko kasi, narinig ko na yung mga Authentic Angels na to. Not only just the restaurant, but it comes with a salon. Yes. So that explains ba kaya ganyan yung mga pakilay natin dyan? Wow. Yeah. Sino ka dyan? Kilay, dalawa ang kilay. Yes. Pero with your businesses na iniisip, it always connects with your personality. Kasi unang-una, mahilig ka magpa-beauty talaga. That's why you have the salon. Mm. Pero ang malaking question sa akin, itong restaurant mo, kasi hindi ka naman malaki.
Pero bakit ka nag-open ng restaurant? Kasi it started with love of food. Mm-hmm. And ako kasi I like the Bisaya talaga na taste. So minsan pag pumupunta ako ng restaurant, naalala ko before there was this Filipino chef working in one of the restaurant din sa Karama. So Bisaya siya eh. So every time na pupunta ako sa restaurant, I would ask specific thing. Mm. Let's say moingon ko na pwede magpaluto og inununan nga inununan na tilapia. So instead of fried tilapia, I would ask for inununan. And unfortunately, so he started, fortunately? No, fortunately, and it's good. So every time, I would ask him all my, kuha pa ng mga food na it brings me back home. Parang gano'n, na minsan di ka na makapagluto, and also, sobrang very simple ako when it comes to food. I want the original taste. Totoo. The simpler childhood. The simpler yung cooking is actually mas maganda. Mas masarap. Pero yung hinahanap natin yung Pilipinas eh, no? Yung childhood food, ha? Mm-hmm. It's not, kasi, ang daming restaurant before na Filipino. Uh-huh. But they don't have the connection. Mm-hmm. I don't have the connection of those food because I don't eat those. Okay. I mean, I did not eat those when I was, younger. Yeah. Oh, para bang yung kinalakihan kaya ang dami-dami makapag-connect sa akin because ma-remind din nila yung pamper balbakuan. Pero you have a very nice career, no? So, I mean, with that status kasi parang you're used of eating sa mga high class na mga restaurant, mga fancy restaurants talaga, pero you would always go back talaga with kung ano talaga yung nakalakihan mong pagkain. Because I think that's where you that's everything happens, like lahat ng nag-shape sa akin is yung when I was a child. Okay. So hindi yung kung ano yung mga nakikita ko now, it's good to experience it, but it doesn't define me as a person. Parang amen, that's Filipino. Yeah, it's always good to go back to the natural, normal parang ano. Okay, so ito kasi now you are making names on social media talaga with this Madam Wakwak name. Mm. Ang tawag doon, ang pobreng milyonarya. So, what's behind this Wakwak? Kasi as far as I understand, ang Wakwak in Visaya is para siyang aswang or something ganon. So, tell us the story behind this, yung Wakwak na ginagamit mo as your screen name. Dati ka po ba kung kasi hindi ka naman mukhang aswang. So, remembering our novelty connection to novelty. Parang kasi folklore lang naman yung wakwak. Yeah, true, diba? True. It's not true, but when we were younger, we're always told, hala, nanay wakwak. Yeah. Oh! Hala, nandiyan na yung wakwak. Hala, lilipad na yung wakwak. Panakot siya noon eh, sa mga Panakot siya before, but we always say, hala, nilupad ng wakwak. So, nilupad. Nilipad. So, yes, nilipad. So every time may makakita sa akin, like now they would greet me, Madam, wala kang lipad. Oh, didn't you just ask me that? So now it connects to your work, which is you are a pilot. No, I'm not a pilot. I'm a pilot. So now it connects. Ang galing, no? Ang galing ng rip ng branding mo, ang galing ng personality mo, ang galing ng kilay mo, pero hindi ka talaga kumakain ng rice. Hindi. Okay. Just for today, can you do us favor? To eat rice? Can you eat rice for us? Pero kailangan yung kain ng wakwak talaga. Kailangan, okay, tingnan natin kung gaano. Ah, hindi ganyan karami ang kinakain ng wakwak. Kaya ko kumain ng kanin. Ganito po yung pagkakain ko ng kanin. Ay, panalo, iba. Authentic? Ganito po ang pagkain ko ng kanin. Kasi po, dati, nung mahirap pa kami, Walang kubiertos, at saka marami ang, ayoko maghugas, so walang kutsara yan, sabaw, ginaganyan lang. Tapos, syempre walang ulam dahil mahirap lang, nilalagyan ng ginamos, so inuumol-umol namin ang bigas at ginaganyan. Diba? Commercial na commercial. Pero ano po talaga yung name nyo? Kasi you are known as Madam Wakwak eh. Are you allowed to announce it publicly? Yung totoo. Ano na? Pero yun. Angel no, Authentico. Angeli Marie Authentico. Ayun.
Yan. Mo yung pangalan mo, no, parang ano, nananampal ng mga katulong. Oo, yung tipong parang... Parang maldita eh. Naninigay lang di, wakakatok sa mga dito sa Dubai, kakatok sa mga dito. Parang nakapaala na patong ang paan na kumakain ng ganon. Pero sa tuloy na boy, ibang pagiging matulungan. Ayan lang, pasosyal, oh. Pasosyal. Maraming okay. Na rin po natulungan sana eh, no? Nung pandemic. Nung siya yeah. Pa mismo ang tumatawag sa mga bibigyan niya. Yes, correct. No. Mm-hmm. Pero, yung mga walang bigas, sinatawagan namin. Pero baka naman, madam. Hindi, kaya rin punta rin ang punta dito kasi... Wala rin daw siyang bigas. Nagpunta pala sila walang bigas. Kaya nga pinakain ko na kayo. Mamili kayo kumain, magbayad, or bigas. Isang ano. May supot po kaming dala. Tupperware. May supot po. Oo. Pero ano yung sekreto? I mean, with your businesses, with your career, with your social media exposures and all, what do you think is the reason or yung secret why people loves you and why businesses are growing? Para naman sa mga audience ko. So, ano? Sekreto? I think just be yourself. And also, obviously, talaga ako. Like, no. It looks like, yeah, our business is thriving, pero... I would say surviving. Yeah, and everybody is surviving namin. Right now naman eh. Yeah. Coming from where I came from before when I first started a business, parang sobrang ano na to, sobrang dami-dami na talaga. Which is true, kasi 2008 we started a business. Yun nga lang, ngayon sa pandemic and all, we're having hard time. And also, I believe that business is a hard work and dedication. Agreed. If you don't work hard with your business, yeah. If you don't go there and do it yourself, you cannot rely on your stuff. Mm-hmm. I'm sorry, I'm sadly, kasi they would never look at it the way you want it. Because this is your, like, blood or yeah. Your baby. Diba? So, hindi mo pwedeng iasa to others ang, ano, ang negosyo. And also, one thing, like, sa lahat-lahat ng mga pangyayari now with my business, with our business, ako kasi, I surrender everything to God. Wow. I surrender everything to God every day. I mean, I don't pray before eating, no? I don't do that in front of you. I don't pretend to be that person. Mm-hmm. But yung prayers ko is, ikaw na'y bahala kasi you put me in this situation. Mm-hmm. You have a reason for it. So, I'm just gonna follow. I will follow what you want me to do. Ang shortcut niya na yun, may tiwala tayo sa Diyos. Eh. Yes. Mm-hmm. Yan ang yan. Pinaiyak na siya, no, si Marv. Naintindihan niya, English kaya yun. Oo, oh, nosebleed. Thank you so much for the inspiration, Madam Wapua. We love it. Arnold na and Emmy's here and besides still again our boss.